March 1945, Battle of Manila. Ang pinakahuling yugto ng labanan ng puwersa ng Pilipinas at Amerika laban sa imperyo ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tinatayang 100,000 sibilyan ang nasawi at kumpletong pagkawasak ng lungsod dahil tumanggi ang batalyon commander ng Imperial Army na isuko ang Manila sa utos ni General Yamashita. Ang mga Hapones ay lumaban at inuutos na patayin lahat ng mga Pilipino na makikita sa lansangan. At ang iba ay ginagawang human shield mula sa pambubumba ng mga pwersa ng Amerika. Kabilang sa mga napatay ay ang asawa, 2 anak at 18 kamag-anak ni Pangulong Elpidio Quirino na nooy senador sa panahon ng digmaan. Sa videong ito ay aking isalaysay ang malagim at nakakadurog ng puso kung paano tinudas ng mga Hapon ang pamilya ni Elpidio Quirino. Subalit sa kabila ng pagpaslang sa kanyang pamilya ay isang mabigat at mahirap na desisyon ang ginawa ni Elpidio Quirino para sa kapayapaan. Bago tayo magsimula, at kung mahilig ka sa mga ganitong topic, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong videos. Tandaan, katotohanan ang tunay na kaalaman. Noong 1959, isang taimtim na seremonya ang naganap. Dinaluhan ito ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Japan at Pilipinas sa loob ng berde at madahong sanktuaryo. Isang metal marker ang makikita sa isang lugar ng kapayapaan. May mukha ni Elpidio Quirino, ang Pangulo ng Pilipinas na nakalimutan o hindi kilala ng karamihan sa ating mga kababayan at hindi mauunawaan ng mga nakaalala dito. 60 taon makalipas ang kanyang kamatayan, si Elpidio Quirino ay pinarangalan para sa isang maniningning na sandali sa kanyang karera sa politika. Nang pinili niya ang kapayapaan at pagpapatawad kaysa sa sama ng loob at paghihiganti. Nilagdaan ni Elpidio Quirino ang kontrobersyal na pahayag noong July 6, 1953 habang siya ay nakahiga sa isang kama sa loob ng ospital sa Baltimore, Maryland habang naghihintay ng operasyon dahil sa pagdurugo sa ulcer. Isa itong pardon ng Pangulo para sa mga natitirang bilanggo ng digmaang Hapones na ikinulong sa Bilibid Prison mula noong 1945 bilang mga war criminals. Ito ay matapos magbigay ng pahayag si Elpidio Quirino ng kapatawaran sa bansang Japan at mga sundalong Hapon. Kung alam lamang ng maraming Pilipino na kung mayroon mang magpapatawad sa mga Hapon, ay sigurado ako na si Pangulong Elpidio Quirino ay siyang pinakahuling magpatawad. Dahil pinatay ng mga Hapon ang kanyang asawa, 2 anak at 18 kamag-anak. Ngunit dahil mas nanaig sa kanyang puso ang pagiging pinuno ng bansang Kristiyano, ay pinili niyang pangungunahan ang pagpapatawad. Ayon sa kanya, nais niyang iwanan sa nakaraan ang masakit na alaala noong siya ay senador pa lamang noong panahon ng digmaang Hapones. Imbis na dadalhin ang puot at sama ng loob sa mga may kagagawa ng masakir sa kanyang pamilya at mga kababayan sa Battle of Manila, ay pinili niya ang mabigat na desisyon para sa kapayapaan at pagmamahal. Dahil ang pag-ibig ang siyang pinakamataas na batas sa balat ng lupa. Narito ang buong pangyayari sa pinakamasakit na trahedya sa buhay ni Elpidio Quirino. Noong February 9, 1945, alas 9 ng umaga, kasagsaga ng pambubumba ng mga tropa ng Amerika sa Manila, ay nagdesisyon ang asawa ni Elpidio Quirino kasama ang ilang kaanak na lisanin ang kanilang mga bahay dahil kasama ang kanilang tahanan ang labis na naipit sa labanan. Patakbo silang lumabas para lumipat sa bahay ng mga magulang ng mga Quirino. Ngunit sa kasamaang palad ay namataan sila ng mga sundalong Hapones at agad na pinaulanan ng bala gamit ang machine gun ang kanilang direksyon at agad na tinamaan ang halos lahat na tumatakas, kabilang ang asawa ni Elpidio Quirino at 2 anak. Sa puntong iyon, nabitiwan ng ina ang pinakabunso sa mga Quirino na 2 taong gulang pa lamang. Subalit nilapitan ito ng sundalong Hapon at inihagi sa ere ang bata
at tinusok ng bayonita at agad na namatay. Tinugis naman ang iba pang mga nakatakas at doon ay inubos ang lahat ng sibilyan. Nakaligtas naman ang isang anak na babae ni Elpidio na si Vicky dahil nakapagtago ito. Ngunit nasugatan naman sa paa ang isa pa niyang anak na lalaki na si Tomas habang si Elpidio ay wala sa lugar na iyon nang mangyari ang masakir. Ano ang matutunan natin kay Elpidio Quirino? Ang pagiging mapagpatawad ng mga Pilipino ay kaugaliang nais ipamuhay ni Elpidio Quirino sa ating lahi. Kahit pa mortal na kalaban ang Japan ng bansa noon at siyang naging dahilan sa pagkasira ng kanyang pamilya at nagsakripisyo ng maraming buhay sa membro ng pamilya nito kabilang ang kanyang mag-iina. Sa mga tuwid, hindi ganoon kadali sa kanya ang ginawang pagpapatawad. Ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan hanggang sa ngayon ay talagang matatag at makikita din natin na nagtutulungan ang dalawang bansa para sa ikauunlad at kapayapaan. Maaaring hindi maintindihan ng ibang mga Pilipino si Elpidio Quirino. Subalit, isinalang-alang lang nito ang kapakanan ng higit na nakararami kisa sa mga kritiko nito. Buksan ang isipan at lawakin ang pangunawa sa mga isyong kapupulutan ng aral. El Profesor po, nagsasabing, katotohanan ang tunay na kalayaan.